po mga kasuki, ito nga po palang kalugtong sa aking vlog tungkol sa pagbili ng aking mga lagayan sa aking mga paninda. Pagdating ko nga ng aming bahay, inilabas ko na nga isa-isang aking mga pinamili. Ito nga po lang lagayan na ito, inalbor pa nga sa akin ng aking anak. Bali, tatlo nga ito, kinuha nga sa akin ang dalawa, kaya isa na lang ang natira sa akin. Ginawa ko nga rito dahil medyo maalikabok nga, hinugasan ko muna ito. Bigyan ko nga ito ng powder na sabon at binras ko nga ito para maalis nga yung mga nakakapit na alikabok. Inadali ko na nga ito dahil next kong gagawin ay maglilinis ako ng aking mga paninda. Nang matapos ko na nga itong hugasan ay pinunasan ko na nga ito isa-isa. Salamat at nababago na nga ang lagayan ng aking mga paninda. Hindi na nga magkakawatak-watak at hindi na magkakagulo ang aking mga paninda. At meron nga kasi pagkataon na kahit kaayos mo nga lang ay magulo na naman. Katapos nga pala maglinis sa mga lagayan ay nagpunta na kami kagad sa malapit dito sa aming groceryhan. Kuhanin na muna namin ang aming mga pinamili na sinulat namin kanina. At bukod nga dito ay bibili rin kami ng mga chicheria. Marami nga ditong iba't ibang klaseng chicheria na kailangan kong bilhin. Dito nga ay makikita na inabot na nga sa amin ang aking mga pinamili. At nagulat ako kay ate dahil sa dami nga ng lagayan, ito pa nga pinaglagyan. Hindi nga po pala kami nagtitinda ng alak, bali kahon lamang po ito ng aming mga paninda. Bago nga pala kami umuwi ay namili na muna ako ng aking mga bibilihin ng iba't ibang klase mga chicheria. Ito kasi ang gustong gusto na aking mga kasuki, maraming pagpipilian. Pag nakita na naman ang aking mga suki ang aking tindahan na punong-puno ng mga paninda, ay busog na naman ang kanilang mga mata. Salamat po at nadagdagan na naman po ang aking mga paninda gawa nga na may dumating sa akin na financial assistant. Nawa ay maging successful ang aming negosyo. Kailangan lang namin maging masikap, matyaga para nga lang tayo masenso. So ayan na nga, natapos na nga kami sa pagpili ng aming mga binibili. Kasama ko nga pala ang aking asawa sa aking pamimili. Dahil tama-tama naman may sasakyan kami para hindi na nga kami mamasahe. Medyo niraihan ko na nga pagbili ng aming mga chichirya para hindi na nga kami pabalik-balik. Una na nga akong pumunta sa may sasakyan para ilagay na nga aking mga pinamili. Total, andito na rin naman kami sa labas ay pinabili ko na rin ng ulam ang aking asawa. At aantayin ko na lamang siya hanggang siya dumating siya para nga makauwi na kami. Itong at nakauwi na kami sa aming bahay, ready na nga ako mag-ayos ng aking mga paninda. Ang ginawa ko nga muna ay chinek ko nga muna ang aking mga paninda kung tama nga ang mga nakalagay sa aking mga sinulat. Noon talaga ang aking mga ginagawa, meron kasi pagkataon na ating mga sinulat ay wala pala sa ating mga lagayan. Isa nga doon o baka naman ay naiwan. Kaya chinecheck ko nga itong mabuti. So ayan mga kasuki, okay naman, kaya istart na tayong mag-ayos-ayos. At inumpisahan ko na nga ang paglilinis at pag-aarrange sa aking tindahan. Na ipinunasan ko na nga ang pinakalagayan nito at inarrange ko na nga isa-isa. Medyo nahihirapan nga ako dahil naglilinis ako, meron ding mga bumibili. Sa pagkataong ito nga umalis na aking asawa, gawa nga na magbibiyahe na nga raw siya. Una ko na nga palang linisin ang unang layer, pangalawang layer na nga ito. Ang ginawa ko nga rito, inalis ko nga muna ito isa-isa para nga ito ay mapunasan. Nang mapunasan ko na nga ito, inarrange ko na nga ito isa-isa. Pakaganda kasi kapag maganda at maayos yung tingnan ng ating mga paninda. Ang kapalitan ko nga rito ay tinamad mag-ayos, sigurado ay kalat-kalat na nga ito. Ito nga mga kasuki, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pag-aayos. Dito nga ay tuloy-tuloy pa rin ako sa paglilinis at pag-aayos nga ng aking tindahan. Kung mapapansin nyo nga, inalis ko na nga rin ang pasit kanton dito. Maganda na nga siguro kung ilalagay ko rito sa may takip para maiwasan nga ang pagbutas ng mga mababait. Ito kasi ang problema natin mga may tindahan, kahit may pusa tayo ay nakakalusot pa rin. Ito nga ay pinalit ko rito ang mga lagay na tray. Kupit-kupitin ko rito ang mga kape para iahalera ko nga ito ng maayos. Ito kasi ang ginagawa ko sa aking mga paninda para kapag may bibili nga, iaabot ko na lamang sa kanila kaagad. Dito naman tayo sa pinakababa maglinis. Dito nga alagayan ko ng mga sabon. Maalis ko na nga lahat ng kahon ay kailangan ko na nga itong punasan. Kailangan na nga talagang palitan ang mga kahon, gawa nga na punit-punit na nga ito. Isa-isa ko na nga inalis ang mga nakalagay nga dito sa may cartoon. Papalitan ko na nga ito ng aming mga binili para maayos naman at maganda nga itong tignan. So ayan na nga mga kasuki, naayos ko na ang aking mga lagayan. Tuloy-tuloy pa rin aking pagkukupit para nga mailagay ko na nga rito lahat. Dito naman ay maliliit na datong puti ang kailangan kong ilagay dito. Napakaganda talaga pang nakalinis ang ating mga paninda. At heto nga mga kasuki, natapos na nga rin ako sa paglilinis. Nasako ko na nga ang mga karton at iba't ibang klaseng plastic. Pakita ko nga sa inyo ang aking mga inarrange sa aking mga paninda. Ito naman yung mga inarrange ko kanina. Heto nga yung mga binili natin lagayan ng ating mga paninda. Medyo maayos na nga itong tingnan, di katulad nga ng dati. Kailangan talaga natin pag-aayos ang ating mga paninda. Heto nga yung mga ginupit-gupit ko na mga kape. Kapag may bibili nga, hindi na kailangan pang gupitin dahil bibigay mo na nga itong gupit na. Ayan nga mga kasuki, maganda na nga tingnan ang aming tindahan. Maaliwalas na nga itong tignan. Salamat po ng marami sa financial assistant na bigay nga po sa akin. Nadagdagan ng aking mga paninda at higit nga sa lahat ay nakabili nga ako nito. Okay po, thank you for watching.